Mga bata, ako si Teacher Needs. May bagong aralin na naman tayo ngayong araw. Pero bago yon, maghugas muna ng mga kamay. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa layunin ng pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan. Handa na ba kayo? May mga ginawa ang mga makabayang Pilipino sa pagkamit ng kalayaan para sa bayan. Nagtatag sila ng mapayapang kampanya, humingi ng reforma at pagbabago sa sistema ng pamamahala ng mga Espanyol. Kaya naman, naitatag ang kilusang propaganda ni na Dr. Jose Rizal, Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Hayna na may layunin. Una, ang pagkapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol. Pangalawa, ang pagkilala sa Pilipinas bilang panlalawigan at hindi kolonya ng Espanyol. Pangatlo, ang pagkakaroon ng Pilipinas ng kinatawan sa batasan ng Espanya. Pang-apat, ang pagpapaalis sa mga prayle at sekularisasyon ng mga parokya. At ang panglima ay ang pagbabalik ng kalayaan ng mamamayan sa pagsasalita, pamamahayag at paghingi sa pamahalaan ng mga katarungan at kaluwagan. Ang isa pang kilusan ay ang katipunan. Hindi nagtagumpay ang mga propagandista na sina Dr. Jose Rizal, Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Hayna na baguhin ang pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas sa mapayapang paraan ng pagbabago. Noong ipinadakip si Dr. Jose Rizal at ipinabalik ng mga Espanyol, nag-alab ang diwang makabayan sa dibdib ng mga Pilipino. Nabuksan ang kanilang isip na kailangan gumamit ng dahas upang makalaya sa mga Espanyol. Kaya naman, isang pangkat ng makabayang Pilipino ang lihim na nagpulong sa pamumuno at pangunguna ni ni Andres Bonifacio at itinatag ang KKK o tinatawag na kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan na may layunin makamtan ang kasarinlan ng bansa sa pamamagitan ng himagsikan. Ano nga uli ang layunin ng pagkakatatag ng kilusang propaganda at katipunan? Una, pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol. Pangalawa, ang pagkilala sa Pilipinas bilang lalawigan at hindi kolonya ng Espanyol. Pangatlo, ang pagkakaroon ng Pilipinas ng kinatawan sa batasan ng Espanya. Pang-apat, ang pagpapaalis sa mga prayle at sekularisasyon ng mga parokya. At ang panglima ay ang pagbabalik ng kalayaan ng mga mamamayan sa pagsasalita, pamamahayag at paghingi sa pamahalaan ng katarungan at kaluwagan. Samantala, ang layunin ng katipunan ay makamtan ang kasarinlan ng bansa sa pamamagitan ng himagsikan. Mga bata, may natutunan ba kayo? Paalam!